Ito guys, yung isa sa mga unang cushion. Talagang nakahanap ako ng perfect shade match ko. And kabisado ko na kayo guys. Alam ko, itatanong niyo yung swatches. Parang naglalaki lang siya sa skin. So, ito pa rin talaga yung pinaka-bet ko na concealer in the local market. Hindi nga ako ma-eyebugs, pero may crease naman. So, hindi talaga binibigay lahat mga sis. Mukha ka lang effortless. Mukhang lalang, maganda lang. Dapat lahat sila nagkasundo na natural lang sila. Hindi nang lalamang yung isa. So, dapat may teamwork silang lahat. Hello everyone! Welcome back to my channel and for today's video, another requested video kasi nabetan yung mga very natural makeup, parang no makeup makeup looks na ginagawa ko in my past videos. So for today's video, I thought of sharing with you yung recent favorite ko na daily minimal makeup pero it lasts on me. Tried and tested ko na ako pag ginagamit ko siya for errands, kapag meron lang akong bibilin, magmumol ako. Pero buong araw akong nasa labas, it still lasts. Mukha pa rin siyang fresh throughout the day. So without further ado, let us start with the look. By the way, sa kahit anong look, don't forget your sunscreen. So in case you are curious, ang nakalagay lang sa face ko ngayon, skincare, sunscreen, and kung curious kayo kung ano ginamit kong sunscreen, itong Bello Dewy Essence Sunscreen SPF PA+++++. And naglagay na ako ng kilay kasi nilalagay ko talaga to bago ko mag-start with skincare para nalilinis ko yung edges niya, but I just use yung Get Ready With Me na brow lift as always. Of course, mag-start muna tayo sa ating base, and I am in my cushion era kung di ba nalata sa channel ko. And for this look, I will be using itong Bare and Bliss True Beauty Inside Cushion. This has SPF 45 PA++++, and yung shade ko dito is 02 Medium Blossom Bud. This is how the packaging looks like. And meron siyang puff na kasama, but I still prefer using a beauty sponge. Ganito yung shade niya. Ayan. See, para lang siyang nagka-camouflage sa skin ko, and that's important to me when it comes to mga minimal, natural makeup. Find something na talagang parang nagka-camouflage sa skin niyo, because in that way, it looks very, very, very natural. It looks just like your skin, but literally better. So sige, pakita ko muna sa inyo on this side para makita niyo yung shade matching niya. And ito guys, yung isa sa mga unang cushion. Actually, parang ang tagal niya bago nasundan, na talagang nakahanap ako ng perfect shade match ko when it comes to cushions. And ang nabitan ko dito is very, very skin-like yung finish niya and hindi siya mabigat. Manipis lang siya sa skin, kaya magaan siya. Hindi siya yung malagkit na cushion. Kasi diba usually kapag cushion, parang yun yung may isip natin kasi yun yung mga dating available na cushion. At the same time, it also lasts all day on me. I have combination skin and textured skin. Pero ito, hindi niya na-amplify yung oiliness ko on my T-zone, especially if I set it well. Ayan, sobrang ganda talaga nung shade niya. Like, literally undetectable. And kahit meron siyang SPF 45, actually mataas yun for a base. Wala siyang white cast or any off-tone on me. Actually, nireview ko before, kung may nakapanood nun sa channel ko. Ang nireview ko nun is yung foundation nila. And kung naalala niyo yung review ko nun, na betan ko siya, ang gamit ko pa nga nun yung sample size lang. Kasi nakuha ko lang siya free nung binili ko yung powder nila. This one, itong Fine to Refine Compact Powder. Meron din tong SPF 25. Yung shade ko dito is Natural Blossom Burst 02. Actually, put-put na to sa akin kasi medyo matagal na nga rin siya. And nabitan ko rin tong powder na to. Itong dalawang to, itong powder nila and itong cushion. I think nanalo sila ng Mega Beauty Awards last year, 2022, if I'm not mistaken. Iba yung satisfaction kapag may base ka na ka-shade mo talaga. Actually, nag-declutter ako ng iba kong base na dati pinagpipilitan ko sa akin, pero hindi ko naman talaga ka-shade. Medyo hininala ko kasi kinuha ko pa to. Meron ako actually reserva nito kasi takot ako maubusan. Kasi medyo matagal na rin to sa akin. I think more than 5 months na tong cushion na to sa akin. Medyo ramdam ko na malapit na siyang maubos. Kailangan ko na talaga siyang i-press para makakuha ko ng enough na product. Pero actually, ang masasuggest ko, if first time nyo palang itatry tong cushion nila, meron silang promo ngayong month ng October. So yes, dinouble check ulit. Tama nga, 999 pesos only. Yung bundle promo nila is 999 pesos. And ang makukuha nyo doon is cushion. And then, meron na kayong free na refill. And meron kayong makukuha na beauty sponge or egg puff na dalawa. Actually, itong promo na to, super sulat na rin niya. Kasi ang alam ko, ang bili ko dito before, I'm not sure kung sale ko siya nabili. Pero nasa 899 ba yung isang cushion. Pero doon sa 999, meron ka ng refill. Yung refill is
is I think nasa 629 pesos. So malaki na rin yung ma-save mo. Kung meron kayong friend na ka-shade nyo na user na nito, pwede kayong maghatid. Kung yung friend mo kailangan na ng refill and then ikaw kailangan mo yung cushion talaga, pwede kayong mag-share, diba? Tapos parehas pa kayong may tig-isang beauty puff or beauty egg. And a moment of appreciation for my base. Bet na bet ko yung very natural niya na sheen. Pero I suggest kahit na meron siyang SPF 45 PA++++, you still put a dedicated sunscreen underneath. Although this is a really good addition to your sun protection. Actually, ever since ginawa ko yung review dun sa foundation and dito sa powder nila, ang dami kagad nag-request ng review nitong cushion. So, ito na yung pinaka-review ko dun, guys. And pati pala yung sa lip tint nila. Actually, yung gamit ko ngayon before ako nag-film, in-apply ko tong lip tint na to bago pa ako mag-launch. So, nag-launch na ako and minokong water, hindi ako nag-reapply. Pero as you can see, meron pa rin tint. Ang dami nag-request ito sa akin sa IG, dito sa YouTube, kahit yung mga cousins-in-law ko. Natanong nila kung na-try ko na raw ba to hanggang sa naunahan na nila akong itry. Sabi nila, talagang nagtatagal daw. The next day, nandun pa rin sa lips nila. And buti na lang, medyo naghintay ako kasi merong bagong shades. Itong kanilang Bare and Bliss Peach Mix Perfect na lip tints. So, meron ako ngayon yung 6 nila na new shades. And inisip ko, swatch ko na ba ngayon or later na lang. Pero gusto ko rin kasi mag-reapply. So, sige, swatch ko na ngayon para kung gusto nyo man i-check out yung cushion kanina, at least nasa same shop na kayo, diba? Para makita nyo rin kung magsistay ba tong stain na to throughout sa pag-apply ko ng makeup. This is in the shade 09 Enjoy Today. Isa to sa mga favorite shades ko here sa mga new shades nila kasi for me, saktong vibrance lang siya and deepness. Tapos habang tumatagal, mas nagmumukha siyang natural sa lips. And kabisado ko na kayo guys. Alam ko, itatanong niyo yung swatches itong mga new shades nila dito sa lip tint. So ito yung swatches for your reference. So first shade is in 07 Love Always. Next is 08 Peace Out. Next is 09 Enjoy Today. Next is number 10 Stay Classy. Next is in 11 Fairy Tale. And lastly is 12 Fly High. So if you ask me kung ano yung mga favorites ko dito, actually medyo mahirap mamili kasi narorotate ko silang lahat. Pero I find na yung mga go-tos ko are sila 07 Love Always, itong gamit ko na si 09 which is Enjoy Today, and I also like 11 which is in Fairy Tale. Pero depende sa preference nyo, I'm sure meron kayo mahanap dito kasi itong mga new shades nila, ang napansin ko, mas maraming mga your lips but better na shades, lalo na habang tumatagal, yung stain na naiwan niya, yun yung mas mukhang natural talaga. And hindi siya drying, nagtatagal siya, lalo na kapag deeper yung shades talaga na nilalagay nyo. Tapos hindi siya yung nagkikling sa dryness or yung mga patches ng lips, which I like kasi I have very dry lips. Ganyan yung doe foot applicator nila, yung talagang mag-hug siya sa lips mo. May ganyan siyang shape. And then, for a change, bago tayo mag-concealer, maglalagay muna ako ng bronzer. Ako kasi talaga, very bronzer person ako. Like, mas gusto ko na isang product na lang kaysa hiwalay pa yung gagamitin ko na bronzer, hiwalay pa yung contour. So, I super like this Strokes na face sculpt. Here it is, and this is in the shade Amon. This is one of their newest shades, which for me is the perfect bronzer shade, especially if you have medium skin tone like me. Ayan siya. Tapos super daling i-blend nito, as in parang naglalaho lang siya sa skin. Nagme-melt siya literal sa skin mo. And then you can control yung pigment. So kapain nyo lang kung nasan yung buto nyo. Natutunan ko to kay Miss Marge, but hindi kayo dun maglalagay. Instead, you put it on top. Like here. And then, let's blend. So, yan yung first layer kung gusto nyo very natural lang. So, I will try to add a little more. And then, here as well. And then, also here. Although, may mga times na kung gusto ko, madalian lang. Dito lang talaga ako sa area na to, naglalagay ng bronzer. Sobrang dali niyang i-blend. So, this is the side with the bronzer. And ito yung wala pa. Diba? Sobrang natural niya lang. So, ito yung mga hinahanap ko when it comes to minimal look. Yung talagang naglalaho lang siya sa skin. I'll put na rin on this side. Kasi you want it to be undetectable as much as possible. Para akong nag-wrap doon. And then, ito na rin yung gagamitin ko as my nose contour. Pag nose contour, favorite ko pa rin using my fingers kasi mas naramdaman ko kung nasan yung bone. So, pinipress ko siya. Like, for example, on the tip of my nose. Pinipress ko lang siya na ganon. Ang maganda dito sa shade na to ng bronzer, okay pa rin siya kahit pang nose contour. So, pag magta-travel ako, ito yung dadalhin ko. Kasi all around na siya. Minsan, actually, dinadamay ko yung eyelids ko
para magkaroon lang din ng very natural shadow. And there you go, very very natural, which I love. And now let's move on to concealers. So ito pa rin talaga yung pinaka bet ko na concealer so far in the local market, and this is Izzy & Co's Active Concealer. Actually, bumili na ako nung bago nila. Naubusan na ako nung ka-shade na ka-shade ko talaga. So ito na pala yung bago nilang packaging. Akala ko super same lang siya ng old packaging, which is this one, pero talagang glow up version pala siya with their new logo, tapos mas malaki siya, pati yung applicator magkaiba, guys. So ito yung applicator nung bago, which mas bet ko siya, ganyan na yung shape niya. Actually very similar siya dun sa Bare and Bliss na lip tint na shape, and ito yung sa luma. Ayan, ganyan lang siya. But inubos ko lang to kasi sayang pa rin, although bumili na rin ako ng reserva nito. So ang shade ko talaga sa under eyes, pwede si NL2 or si NM3. But for today, I will be using NL2 kasi medyo paubos na rin si NM3 ko. And for my forehead, gusto kong gumamit ng kakulay na kakulay ng skin ko, which is again, itong si NT4. If you have medium skin tone, neutral undertone like me, you can try this one. Ito yung ginagamit ko pang spot conceal ng mga dark spots, or pag gusto ko lang even out yung skin tone ko without brightening it, ito yung ginagamit ko kasi nagka-camouflage lang din siya. Also, lahat nga pala ng products na ginagamit ko ngayon, baka mayroon akong hindi ma-mention. Lahat naman ilalagay ko sa description box, pati yung links. Very natural and very easy to blend. Minimal creasing lang siya on me kasi tanggap ko na hindi talaga ako makakahanap ng concealer na talagang totally walang creasing sa akin kasi mayroon talaga akong natural crease under my eyes. Hindi nga ako ma-eye bags pero may crease naman. So, hindi talaga binibigay lahat mga sis. And sinasabi ko actually to kay Sis Jen, and actually kahit nung review ko yung active concealer nila, na kapag ito talaga yung ginagamit ko when I have, for example, active na mga pimples, lalo na kapag yung talagang medyo galit siya, yung mga whiteheads na medyo namumula. Kapag itong concealer na to yung ginagamit ko na pang spot conceal, for some reason, lumiliit siya, mas napapabilis siyang mag-dry, which I like, kasi may mga concealer na natatakot akong gamitin kapag meron akong active na pimple, kasi nga, mas na-aggravate niya. Pero itong Izzy, as in, hindi ko alam kung ako lang, pero alam ko meron siyang kaolin clay ba yun? I'm not really sure. Pero meron siyang mga skincare ingredients that actually helps my spots, yung mga active spots ko. For my blush, medyo nahihirapan akong mamili, guys. Okay, may dalawa akong options here. Papakita ko na lang din sa inyo para in case kinoconsider nyo. Baka meron kayong mabitan dito sa dalawa na hindi ko napili, diba? So, this is the Vice ko. Itong bago nila na Do It All on the Daily na liquid blush in Always Sweet. And then, this is Get Ready With Me Milk Tint in Honeydew. So, this is again yung sa Vice, and this is Get Ready With Me. So, try natin silang i-blend. So, again, that's Vice Cosmetics Always Sweet. And then, this is Get Ready With Me Honeydew. More on, mas warm to ng kaunti, and this one is a little bit cooler. So, sige, dito tayo kay Honeydew ng Get Ready With Me. Isa to sa mga OG nila na shades. But for some reason, ngayon ko lang siya na-try nung nag-reformulate sila. For daily minimal makeup, ang pinaka-highlight ng look na to for me is, number one, yung base, a very good natural looking base, and blush. Ang nagustuhan ko dito kay Honeydew, it's the type of blush na hindi shouting na nag-blush ka, na alam mong naka-lip and cheek tint ka. Pero it gives you that natural flush, yung para ka lang nag-cardio, ganun. Parang galing ka ng workout, tapos meron kang natural after workout. And there you go, very fresh, very natural, very minimal. Loving it so far, but hindi pa tayo tapos. Now, another important part, ito pa pala, the powder. So again, I have combination skin, so itong area na to is normal to dry. But on this area, I'm mildly oily. Hindi naman ako super extremely oily, but it gets a little bit oily, especially after a very, very long day. So, papakita ko na lang din sa inyo mga options ko. Actually, itong pinakita ko from Bare and Bliss kanina, isa rin to sa mga go-to ko na natural looking powder. Yung talagang parang invisible lang siya on your face. And I also have this, itong favorite ko kung napanood niyo yung review ko, itong Happy Skin na Off Duty Powder Foundation. And this is in translucent. So, ito, ang nagustuhan ko dito is kakulay lang din siya ng skin ko. Parang yung cushion kanina. As in, nagka-camouflage lang siya on my skin. So, kahit mailawan ako ng natural light, hindi siya yung mukhang
parang may puti na film or naglagay ka ng powder. Ito naman kay Happy Skin, may very subtle brightening effect siya since kahit na sinabi nilang translucent, hindi pa rin siya totally transparent on the skin. Pero ito na yung pinaka-translucent na translucent powder na pressed powder na natry ko, especially in the local market. Kasi yung iba, halata pa rin talaga na parang may puti ka sa mukha. But this one, almost transparent siya. It's a really good translucent shade. If ayaw nyo nang dagdagan ng pigment or ng coverage yung base na nilagay nyo, gusto nyo lang talaga siyang iset and i-blur at the same time kasi sobrang pino rin itong powder na to. Actually, meron pa akong ganitong size as in super duper cute niya. So kung gusto nyo lang siyang i-try, ayaw nyo mag-commit into full size, you can try their minis. It's also very travel friendly. Meron siyang mirror and meron siyang puff na kasama. Another option, if you want a loose powder naman, itong Choo Choo Beauty na Yummy Yum Skin Loose Powder. This is also super natural on the skin. This is also so nice. So I'm torn between these three as of the moment. Di ko alam kung ano yung gagamitin ko. Sige, wait lang. Magde-decide muna ako. A part of me wants to go with this. Pero siguro dahil Bare and Biz na rin yung cushion na nilagay ko, i-maximize na natin using also their powder. Kasi ito, sobrang ka-shade din talaga siya nung cushion on me. Kasi match na match sila. So sige, try ko muna on the other side. Tapos kung magbago yung isip ko, patungan na lang natin yung ibang powder. Maganda kasi dito, hindi rin siya mukhang powdery na powder. Meron naman ako review nito sa channel ko if hindi nyo pa napapanood yun. I also can recommend this to those na merong, actually kahit dry skin, normal skin, oily skin, pwede siya. Kasi yung may mga dry skin, ang magugustuhan dito, hindi siya mukhang powdery, as in super pino niya. Yung meron namang mga oily skin, pwede mo rin kasi itong i-apply using a puff. Meron siyang kasamang puff. As in yung ipipress mo siya on your skin, pwedeng-pwede rin siya. Ang dumi nung sa akin, kasi sorry naman. Ito yung wala pang powder, kita nyo pa yung mga texture and all. But this one, yung may powder. Blurred out na yung skin, pero hindi niya totally na flatten out yung face. Nandun pa rin yung natural glow from the cushion. So, sige. Pangatawanan ko na ito, mga sis. Kasi for a daily minimal makeup, as much as possible, hindi detectable na meron kang makeup or yung nag-effort ka talaga na mag-makeup. Yung mukha ka lang effortless, mukha kang lalang, maganda lang, ganun. And for my brows, I will be using itong Izzy & Co. Brow Detailing Pen in Taupe Brown. Still, my go-to kapag mga very minimal no makeup looks kasi super nipis niya and ang sheer lang niya. So, sinusundan ko lang saan papunta yung brow hairs ko on that part. Like, for example, here, syempre pa ganon. And then, yung dito, pa ganyan. And then, very lightly, ina-outline ko lang ng ganyan para lang mas framed up yung brows. But, dapat very, very light lang. Walang harsh na line. So, ito yung side na wala pa. Ito yung meron, so mas fuller na siyang tignan, but in a very natural way. Lagay lang din ako on the other side. So there you go, I'm done with my brows, but I'm not yet done with this. Kasi for a minimal makeup look, ito rin yung ginagamit ko just to elongate my eyes, just very, very minimally. Hindi siya yung mukha ka talagang naka-eyeliner, pero ina-extend ko lang ng konti using the same shade and the same brow product. So starting here, kung saan nagsastart pababa yung angle ng eyes ko, dyan ko lang dadagdagan. Very natural siya, very subtle, hindi halatang naka-eyeliner ka. But you know that there's something. Ito yung wala, parang ang liit ng eyes ko. But here, na-elongate siya. Bilang din ako here. And then para lang mas set and mas kumagal pa yung cream blush na nilagay natin, nagta-top off ako with a powder blush. Favorite ko ngayon na powder trio na palette. Super nice ito kasi ang ganda niyang eyeshadow, ang ganda niya as a face palette. Lagi kong ginagamit ito ngayon, especially this palette in Love Letter. Actually, ito ata yung pinaka-favorite ko talaga na palette dito sa Dainty Dust ng Tevian. So I'll be using itong blush shade nila just to set yung nilagay natin na blush kanina. Para lang sure na nandyan siya throughout the day. Rain or shine, nandyan lang siya. And it's just very pretty. Ang maganda kasi sa formula na to, yung tawag nga nila is cream to powder. So, hindi talaga siya totally powdery. Tapos, ang dali-dali niyang i-blend. Para lang din siya nag-melt sa skin mo. So, yun yung word of the day. Products that just melts into your skin. Pero literally, yun talaga siya. Sinadamay ko lang din yung eyelids para cohesive yung look. Kung hindi nyo pa natatry to or kung kinoconsider nyo yung bumili nitong sa mga upcoming sale. And hindi kayo decided kung anong palette yung kukunin nyo, I highly suggest Love Letter. Sobrang nice nung blush, pati yung shade
shade nung bronzer nila, talagang perfect bronzer shade nito, pati yung highlighter na parang goldish champagne, if I'm making sense. Pero ang ganda nitong Kyo na to, eyeshadow ang ganda rin niya. You can use it together or on its own. Probably my favorite product talaga from Tevion. So, curl ko lang yung lashes ko so we can put mascara. For daily minimal looks, may mga times, actually most of the time, hindi ko as in super duper yung talagang mega ultra curl yung lashes ko. As in very lightly ko lang siya kinda curl. Para natural lang din tignan. As in, dapat lahat sila nagkasundo na natural lang sila. Hindi nang lalamang yung isa. Kasi minsan, di ba, natural yung gusto mong makeup pero grabe naman yung pagkapak ng mascara mo. So parang hindi sila cohesive. So dapat may teamwork silang lahat. For a very natural looking lash, ito yung combo ngayon na go-to ko. Surprisingly, kasi nung nireview ko sila during my first impressions review, si volumizing talaga na mascara yung napitan ko. Pero for some reason, if I want a daily minimal makeup, ang go-to ko talaga is itong si Get Ready With Me Lash Booster Lengthening and Lifting Mascara. And of course, hindi ko siya ginagamit without the primer because this helps a lot na mas magstay and hindi mag-smudge yung mascara na ilalagay ko. So, mas kinoconcentrate ko siya sa dulo. And then, very minimally, nilagyan ko tong inner. And then, you just let it set bago kayo maglagay ng mascara. As you can see, kahit yung primer pa lang inilagay ko, definitely, mas nagkaroon ng definition na kagad yung lashes ko. Although, hindi pa yan yon. Actually, while we're letting the mascara primer set, since lips na lang naman yung kulang, di ba nag-apply tayo kanina nung Bare and Bliss na Peach Mix Perfect na Lip Tint? As you can see, ayan, nandiyan pa rin yung stain niya. And yung sinasabi ko sa inyo na habang tumatagal, mas nagiging natural yung stain niya on the lips, which I love. So, bago tayo mag-reapply nito, maglalagay lang ako ng favorite ko na lip liner at the moment. And lately ko lang actually na-appreciate yung lip lining, how it makes a huge difference on your overall look, on your lips. So, itong kay Get Ready With Me na lip contour in the shade Bare, this is so nice. As in, kakulay lang talaga siya ng lips. Tapos, ang maganda dito sa formulation ni Get Ready With Me, long-lasting siya mga sis, as in, hindi siya nagbabudge. Kahit uminom na ako, as in, nandiyan lang siya. I just overline a little. Parang extension lang talaga siya ng lips ko. Medyo madali nga lang siyang mag-set, so kung gusto niyo siyang smudge, do it right away. Huwag na kayong maghintay, kasi bilis siyang mag-set. Diba? Parang instantly naka-pout and mas fuller yung lips ko without it looking too artificial. As in, ang natural lang niya. So, the tip also with lip lining is that you find the right shade for you. Kasi kapag off yung shade, di mo rin ma-achieve talaga yung very natural na fuller lips. Parang extension lang talaga siya ng lips mo. And again, mag-reapply lang ako nitong Bare and Bliss na Peach Mix Perfect Lip Tint. This time, ang gamitin naman natin is si Fairy Tail. Para lang din makita nyo. Ang ganda rin talaga nitong si Fairy Tail. Very, very natural. I love it. So, I think pwede na tayong maglagay ng mascara. So, again, I'm using itong lengthening and lifting ng Get Ready With Me. So, tinatanggal ko lang yung excess. Lagay ko lang din sa tissue yung iba pang excess para makuha lang talaga natin yung enough product. Lalo na itong wand na to, I find na mas messy siya compared dun sa volumizing. Kaya, kailangan ko talaga siyang i-wipe off bago i-apply. When it comes to natural looks, ang gusto kong effect is mas pinufocus ko siya sa outer. Mas pinapahaba ko yung outer area para maging cat-eye effect. And there you go. Diba, very natural lang siya. And ang maganda dito sa lengthening mascara, since more ang lengthening lang siya, parang fina-fan out niya lang very naturally yung lashes mo. So, hindi siya yung mukhang clumpy. Lastly, ito naman optional lang. May mga days din na hindi na ako naglalagay nito since ito ang nilagay natin na base. Kahit nag-powder na tayo, as you can see, may very natural sheen pa rin siya. But on days when I want to look extra glowy, if bet ko lang, ito pa rin yung isa sa go-to ko talaga. Actually, ito pa rin yung pinaka-natural na cream highlighter stick sa collection ko. Itong Vice Cosmetics na Multi-Ganda Stick in the shade Society. Ito yung makaka-achieve talaga na mukhang basa lang yung skin mo, lalo na if blended. So, ang ginagawa ko dito, just using my fingers. For example, gusto ko lang i-intensify yung glow on this area. Ayan. Parang makinis lang talaga yung skin mo. Also, put the tip of my nose.
can't skip that part kasi mukha talagang pointy yung ilong mo. Inner corners. And that's it for my daily minimal look. Actually, nakita ko tong concept na to sa isang international YouTuber. Ilalagay ko na lang din yung link ng video niya here. Ang tagal ko na gusto i-share to sa inyo. And yun yung perfect na tawag dito sa look na ginagawa ko for everyday. Diba, super fresh lang. Kapag meron kayong errands, punta kayo ng bangko, mag-grocery kayo. Meron kayong kailangan lakarin na ayaw yung madirect na grabe nag-effort siya sa makeup today. Ah. Yung hindi ganun, mukha lang effortless. Mukhang maganda lang talaga kayo mga sis. So that's it for today. This video. I hope nakatulong itong video na to sa inyo. I hope you also find the little tips here and there very helpful. If ever meron kayong mga questions or more video or look suggestions, just let me know in the comment section. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, you might want to consider subscribing to my channel. By the way, again, lahat nga pala ng links, kung meron man ako hindi na-mention, lahat naman ilalagay ko sa description box. Thank you so much for watching. I appreciate every one of you and I will see you guys on my next videos. Bye-bye!